Okay guys, welcome back to our second video for today. So guys, tuloy po natin yung kwento ng buhay ni Jack. So finally, you decided, nag-English na naman ako. So nakapag-decision ka na mag-ibang bansa through the help of your wife as visit visa. Okay, visit visa, tag nito, so of course, haharap ka ngayon sa Philippine Immigration Officers. Ano yung experience mo nung humarap ka sa Philippine Immigration Officers? At teka, aware ka ba na yung mga offloading dati na issues na gano'n? Takot ka din? Natatakot ako, tinatawag na sa akin, huwag kang kabahan, ganito ha. But in the first place kasi, since asawa mo yung sponsor mo, wala ka naman talaga dapat ikakaba eh. Yun nga na ano ko na experience ko, pero yung unang ano ko kasi, July 28 talaga yung flight ko. Okay. Ngayon, anong nangyari? Wala akong dalang cash. Sakto lang talaga yung pera ko. Siguro nasa mahigit 100 lang. Siyempre, kailangan mo ng travel tax. Kailangan mo ng terminal. Hindi mo alam yun? Hindi ko alam yun. Isa kang malaking T. Nagtampo ako sa kanya. Nagalit ako. Kasi hindi niya minention. Oo, hindi niya minention yun. So, guys, FYI po, okay, sa lahat po na naka-tourist visa or visit visa, you need to pay terminal fee na 550 pesos and travel tax na... B-boy, magkano yung travel tax? 2,700 ba? Hindi. 500, ganun. Basta kulang 3,000 yun. Travel tax yaka terminal fee. Mm-hmm. Travel tax, alam ko, nasa 900 or 1,000 plus lang. Ayaw ko lang kung alin doon ang mas. Okay, so na-rebook ka kasi hindi ka nakapagdala ng pera. So, ang nangyari sa airport, ito na, magbayad ko doon. Pupunta ako doon, may hinahanap sa akin. Ayun, OC ba yun? O galing sa sa embassy. Okay. Wala ako noon. So, kung wala ka niyan, may babayaran ka ito. Ala. Hindi ko na alam gagawin ko. Yung cellphone ko... Wait lang, may naghatid ba sa'yo? Wala, ako lang. Mag-isa ka lang? Mag-isa lang ako. Okay. So, anong nangyari? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Yung cellphone ko pa noon, binili niya yan. Nagkataon pa na naglolo ko. Naglolo ko. So, paano ko siya matawagan? Buti may load ako. Uh-huh. So, tinawagan ko siya. Sabi ko, ba't hindi mo sinabi na may babayaran? May babayaran pa. Ito. Wala ka ba dyan? Hiram ka muna dyan. Sabi ko, may ako. Oo, sino ka hiram? Wala kang kakilala doon. Babayaran ko dito sa mga kasabayan ko. Ah, kasabayan daw. Yun ang idea na hindi ko naisipan. Tsaka, siyempre, niya ako. First time ko eh. Pumunta ako sa Hong Kong Dragon yung airline ko noon eh. Pumunta ako sa Hong Kong Dragon. Basta ako, nahiya ako na naawa ako sa sarili ko kasi, yun nga. Uh-oh. Hindi ko na alam gagawin ko. Tapos, ayun nga pala, kalimutan akong sabihin sa'yo. Sabi niya sa akin, pumunta ako ng Western Union. Sabi niya, ipapadala ko na ngayon, magta-taxi ako. Sabi niya, baka makahabol. Okay. Kasi, inaano ko yung oras. Hila-hila ako, pumunta ako sa labas ng airport. Nagalap ako ng Western Union. Oo, ano pwede mong pagkuhanan ng pera. Okay, tapos? Isarado ang mga Western Union doon. Anong oras ba? Gabi yun eh, mga 8. Pero hindi ko alam kung bakit yung Western Union doon eh, offline. Naka-offline. So, yun. Hindi ako natuloy. Yung paglabas ko na nagaanap ng Western Union. Sasagutin ba natin? Hayaan mo na muna siya mag-miss call. Okay. Pawis na pawis ako. Pawis si Mrs. na matawag. Yun, so, ayun, na-rebook ako. Oh. Pumunta muna ako sa kapatid ko sa Bulacan. Okay. So, umuwi ka? Buti na lang may 300 ka. Imagine kung uuwi ka pa ng... 100 plus. 100 plus. 100 plus. Na, imagine kung uuwi ka pa ng... Nasa maleta ko pa. Ilocos, sir. Kasya ba yung 300 pa uuwi sa Ilocos? Hindi kasya. Grabe, ano? Okay, so na-rebook ka na nga. Nagpa-rebook ka na lang. Oo.
So, yung next... Kaya, instead na October 28... yung alis mo? Oh, November 20, November 1. Nalipat ng November 1. Wow, kung kailan naman todo sa Los Santos na. Okay. So, finally, nakasakay ka na ng aeroplano. Yeah. First time mo mag-travel abroad. Mm-hmm. Ano yung pakiramdam nung yung pasakay ka na ng aeroplano? Gustong gusto ko, sabi ko, sana, ano, makaupo ako sa tabi ng, ano, bintana. Okay, para makita mo yung, ano, yung... Sisili ko, sakto naman, sabi niya steward, itong pa mo. Tonto ako, ano yun, next to the window. Talaga mo na, yeah! So, yun, nakaupo ako dun. So, ano, anong mga nasa isip mo na... Ang unang pumasok sa isip ko, yung mga anak ko. Nag-uumpisa na. Nag-homesick ka na. Oo, tapos yung mga pangarap ko dito na sana basta para sa kanila itong pagliyo. Yun naman yun eh. Importante naman, kailangan talaga valid. Alam ko po, napakahirap po yung decision na mag-abroad if you have yung children. Mm. Kasi syempre, hindi mo masusundan yung paglaki nila, hindi mo alam mo nangyayari sa kanila kapag wala ka, lalo na syempre, wala na yung asawa mo, nasa abroad na rin. So, maiiwanan talaga sila. Yun. At saka, iniisip ko yung, siyempre ako nagluluto ng mga ulam nila eh. Medyo maharte sila sa, ano, sa pagkain. Ulam. Kaya, ano kayong inulam nila ngayon? Ano, wala yung luto. Ah, yun yung iniisip mo? Oo. Naluto ako kaya ng mama ko nung gusto nila. Ganun. Okay. Pero ano naman yung excitement mo na? O, tiga, ito. Finally, nasa aeroplano ka na, papunta ka na ng Dubai. Ano yung mga pumapasok sa isip mo, mga expectations mo, makikita mo na yung asawa mo, yung makikita mo na yung Dubai? Makikita mo ang asawa ko, hindi naman ganun, ano yun. Basta gusto ko, punta sa, ano, trabaho. Mapagtrabaho, mapaghanap buhay, mapadala ko at mabili ko yung gusto at kailangan ng mga anak ko. Ah, okay. Mm. Alright. Yan. So, ganun talaga. Andun ako sa bintana. Hindi ka natatakot yung papalipad na yung aeroplano? Nung ano ba, nung mag-ano, mag-take off na ba tayo doon? Tinitingnan ko pa sa baba, nakatingin pa ako. Pero nung mataas na, totoo, may nakakaramdam na ako. Oo, nakakaramdam na ako ng takot. Kasi hindi mo alam, nasa Eric kayo eh. Kung anong mangyari, di ba? May dasal talaga. Lalo na pag yung parang liliko siya, parang babaliktad. Grabe yung ano nun, uga. Oo. Pero guys, normal ho yun ha. Pero alam ko may iba talaga, may mga fear of height. Grabe, nilalagnat talaga sila pag pumunta sila ng ibang bansa. Totoo nga, ayoko na nang ano, umupo sa tabi ng bintana. Ah, so next time, hindi ka, ayoko na. Ito, sinabi ko rin sa tatay ko yan eh. Ano, tawa siya ng tawa. Ayoko na umupo. Natatakot na ako. Sa tanda mong yan, natatakot ka ba, sabi ng tatay mo? Yan, totoo. Okay, so ngayon, dumating ka na ng Dubai. Okay. May sumundo sa'yo? Oo. Sinundo ka? Oo, sinundo niya. Wala naman siyang choice eh. Pero wait lang, aside from asawa mo, may kakakilala ka na ba dito, mga kaibigan na nasa Dubai? Yun, medyo mabigat. Iingit nga ako sa mga ibang kasama ko dito, nakilala ko, na mula sa bahay, diyan ka mag-anak nila, kaibigan. Mm-hmm. Hanggang sa pag-apply sa, ano, sa trabaho. Mga trabaho? Mga kasama ko. So wait lang, so wala kang kaibigan, wala kang tropa dito? Wala. Ah, so asawa mo lang talaga yung kontak mo? Kaya lang malayo sila, so nasa trabaho. Ah, hindi sila pwede. Mm-hmm. Ah, so at least may mga ilang connections ka din, aside from sa asawa mo lang. Wala pa talaga. Wala masyado. Ooh. Okay, so nandito ka na, saan ka tumira? Kasi diba, nagkwento mo nga sa akin, accommodation po kasi yung wife niya. Mm-hmm. So hindi siya pwedeng tumira doon. So kinuha na ka ng bahay? Kinuha niya ako, dito sa ano, Karama. Yan ang ano, unang alma mater ko dito sa Dubai. Iriktira mo? Oo, yan. Sa Karama. Karama area ka kagad. Likod ng day-to-day. Anong common friends niya or kinuha na ka na lang basta? Yung agent niya sa visa. Ah, sila na nagbigay sa'yo? Oo, siya na nagbigay ng matitira. Binigyan niya ako ng mga gamit. Kompleto? Pang-apply, long sleeve, pantalon. Ah, pang-apply. Pero mga, paano yung mga lutuan? Siyempre yung mga rice cook? Sharing na doon. Tapos sinigyan na niya ako ng konting cash. Wow, may kasi? Unti lang yun talaga. Hindi ko na makikita na. Alam, binahid ko. Siyempre, hindi ko pa alam. Pero siyempre, kahit pa paano, di ba, imaginein mo? Di ba, para supportahan ka pa rin niya ng ganyan? Gwapo so, kasi. Okay. Alright, stop it. Tama na yung lokohan. So ngayon, siyempre, nandito ka na. Ang purpose mo talaga sa pagpunta sa Dubai is talaga maghanap ng trabaho. Okay, paano yung experience mo na sa pag-a-apply mo ng trabaho? Anong year yun? 2011? Kumusta yung mga apply nung time na yun? So, yung unang tatlong araw, kasi pagdating ko dito, ano eh, aid. Hindi kasi mahirap, lalo na,
Sino mag-a-apply ka, hindi mo alam ang lugar, hindi mo alam saan pupunta, paano ka mag-a-apply. Eh kasi nga, hindi mo pa ako kilala nun sa YouTube na nagsishare ako ng mga tips kung paano mag-apply. Hanggang ngayon, hindi mo naman ako kilala eh. So, paano yung proseso mo? Paano ko nag-apply? Pag ano, nung ano ko ng id no, ano, wala pang mahirap pang mag-apply, sabi nila. So, yung 3 days na yun. Ah, id, natapatan mo ang ano. Ano, hindi naman Ramadan yun? Hindi, id Mubarak. Id Mubarak lang. Holiday. Oh, so alungkot sobra yung unang tatlong araw. Oo. Naisip ko sa ano, ang isip ko nasa Pinas. Oo. Tapos inaalala naman ako nung ano sa tinitirhan ko mga roommate. Oo, yun ang kagandahan sa mga kabayan dito. Nila, yung, tapos sabi na ganyan talaga. Mm-hmm. Yung lungkot mo, nandun yung isip mo kaya may mga umuwi. Yun ang kagandahan ng pagiging Pilipina dito sa abroad kasi talagang ano, dadamayan ka. Kahit sa pagkain. Mm-hmm. So wala pa akong ganong cash na kaya ang ginagawa ko, tumutulong-tulong ako, ako na akong magluto, ako na maghugas. Mm-hmm. Tuwan-tuwa naman sila sa akin. Masipag ka naman eh. Di ba? Yes. So, 3 days. 3 days ka nakatambay. Trinay ko yung linya ko sa Pinas, yung nga sa Photoshop. Ah, nag-apply ka mo ng Photoshop. Okay, so Jack, patuloy muna natin. So pag-uusapan natin ngayon sa next video natin yung ito na, nung nag-apply ka na, hanggang sa nag-exit ka, nakahanap pa ng trabaho, okay? So guys, yan lang kayo. Abangan nyo po yung pangatlong video po namin.